Noong 16th century, mayroong isang taong nanguna sa pag-explore sa buong mundo sa pamamagitan ng paglalayag. Ito ay si Ferdinand Magellan na isang Portuguese. Isa sa mga layunin nila ay mapuntahan ang Spice Island na ngayon ay tinatawag ng Maluku Island na sakop ng Indonesia para kumuha ng mga ingredients. Naglayag sila mula sa bansa ng Spain at tinaak nila ang Pacific Ocean. Pagkatapos ng mahigit 3 buwan, on March 15, 1621, nakarating sila sa bansa ng Pilipinas. Ayon sa history, ang lugar na kung saan una nilang dinaungan ay ang maliit na isla na makikita sa Giwan Eastern Samar. Ito ang isla ng Humunhun. Pagkatapos ng 2 araw, napansin sila ng mga mangisda na galing sa katabing maliit na isla ng Humunhun. Ito naman ang tinatawag na Suluan Island. Ayon sa kasaysayan, ang mga taga-Suluan ang kauna-unahang mga taong nakipag-interact sa mga dayuhan. At dito naganap ang unang barter. Ang Suluan ay isang barangay na sakop ng Municipality of Giwan Eastern Samar. Makikita ito sa silangang bahagi ng Leyte Gulf at kanlurang bahagi ng Philippine Emden Deep o tinatawag na Philippine Trench or Philippine Deep. Ito ay pangatlo sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. Ang trench ay matatagpuan sa Philippine Sea of the Western North Pacific Ocean. May haba itong 1,320 km at lawak na 30 km that stretch out from Luzon to the part of Maluku Island of Indonesia. At ang pinakamalalim na bahagi nito ay may sukat na 10,500 meters deep or 34,580 feet. Kayang-kaya dito ilubog ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo. At ang Suluan Island ay malapit lang dito. Ang Humunhun, Suluan at ang Limasawa ay ilan sa mga isla na dinaanan ng ekspedisyon ni Magellan dito sa Region 8. Sila ay may malaking ambag sa kasaysayan as far as the discovery of the Philippines is concerned. At isa sa mga isla dito ay bibisitahin natin sa vlog na ito, ang Suluan Island. Ano kaya ang mayroon dito? Tara, samahan nyo kami sa aming expedition papunta sa Suluan Island. Bago tayo magpatuloy, special thanks to Sir Manny Francisco, Ma'am Ethel Sara, and the rest of the team for making this adventure possible. Ako si Kayo Noldis, and this is Life Pro TV. December 9, 2022, ang meet-up place namin ay sa SeaQuest Lodge, Giwan Eastern Samar. Ang plano namin ay puntahan ang port ng Giwan para makahanap ng sasakyan papunta ng Suluan. Hindi ko na document ang mga sunod na pangyayari pero wala kaming nakita o nahanap na sasakyan. Dahil siguro sa hindi magandang panahon kaya kulang tumatawid mula sa Suluan. So ang plan B namin ay puntahan ang Suluan on the following day na lang at tumuloy kami sa Sulungan para magpalipas ng gabi. On the way na sana kami papunta ng Kalikuan Island pero may mga bagay talaga na beyond our control. Pumunta sana kami ng Kalikuan para magputrata papunta ng kapatid ng Suluan pero biglang namatay yung makina na tinulungan ako dito ni Kuya. Iniwan ko ang aking motorcycle sa technician na si Kenneth at shoutout na rin sa GBS Motor Parts and Trading dyan sa Giwan Eastern Samar. Hello, shoutout sa mga taga-quality friend, Big Shop, Dan, kay Ma'am Cecil, Abigail, Marian, Gladys. Shoutout tayo mga tanan. Today, susubukan namin kung kaya namin tumawid sa Suluan kasi may ano, may LPA. Hindi ko alam kung makakaya ng operator na makatawid doon. So, we're not sure. Pero yung may-ari dito si Sir Joseph ay pumunta doon para mag-inquire ng mga bangka. So, yun. Dito kami nag-overnight sa resort nila, sa beach resort dito sa Padfor. Ibig sabihin daw ng Padfor is Puton Assembly Depot, yung panahon ng Amerika.
dito ay dito yung asimbol or dinadaong yung mga maliliit na bangka para tumuwid sa barko. Yung tawag dun is Puton. Kaya naging padfolo Puton Assembly Depot nung panahon ng American. Kaya for dahil ito daw yung pang-apat na lugar na kung saan dinadaungan ng mga anong sasakyan, yung maliit na sasakyan. Yung kayak is 150 daw per hour. Tapos yung cottage depende sa capacity, like this. Ito daw ay abot ng 1,500 overnight na yung pagrenta ito. Meron na kasi itong attic sa itaas, matutulugan. Mga tatlong cottage na 1,500. Itong dalawang cottage na nasa likod ko, ito daw ay 500. So walang attic, walang tulugan, cottage lang. Pero kahoy, middle kahoy. Tapos ito naman, ito ay abot daw ng 2,000 yung rent. Tapos ito naman yung tinulugan namin, 3,000. Malaki. Pakita ko sa iyo sa loob. 1, kaya 2, 3, 4, 5, 6, 7, kahit 8 dito sa loob kaya, tas may electric fan. Kanina pinag-usapan namin kung gupuloy kami sa tuluan dahil may low pressure. Nag-iwar kami. Pinuntahan ni Sir Joseph yung mayari ito, yung bangka kaya naman daw. So, tatawid kami ngayon sa suluan. Kaya nag-iimpake yung mga kasama. And tingnan natin kung anong mangyayari. Pero, sabi daw ni Sir Joseph, it's gonna be exciting or trailing or basta kasi malaki yung alon. Pero kaya naman daw. Parang panito eh. Titirahin niya, parang mamamasapan ng mission eh. Parang risky talaga eh. Ang nakikita ko dyan, hindi naman risky. Thrilling. Thrilling talaga. So, pito kami na sasakay ng bangka. Hindi pa alam kung gano'ng kalaking bangka. So, let's see what happened. Hangin na malalakas eh. Kung bukas na lang magkano? Kung kung araw bukas na lang eh, kung bukas babalik na magkano eh, pwede na naman kayo magdag ng 2,000, pwede na yun balikan. Bali bukas 8,500 ganun. Sige kaya okay, sige po. Ito na sasakyan namin guys. Ito yung malaki, saktong-sakto lang ito. Sabi ng nakausap namin dito, yung pagtatawin daw papunta ng isla ng Suluan, eh, hindi pala basta-basta nadidiretso ka dahil may portion doon na mababaw. Yun ang pinaka-delikadong area dahil may ikot yung dagat. So marami daw na-re-discuss agad. Dalawa yung way namin papunta doon. So, dito yung Suluan, nandito tayo ngayon. So, umi-skip kami ng ganyan. Lumalabas kami sa Pacific. Oo. Ganun. Oo, gumaganyan kami. Kasi dito, pag dumiretso ka, delikado yan dahil mababaw to. Ang nangyayari, gumugulong ang alon dyan. Ipapain pa naman namin ito. Taga Bohol. Kuya. Pag taga Bohol eh, madam. Ayay. Asa mo sa Bohol? Si Alana na. Kumler tulong natin tayo. Salamat sa mo kay. Hey, salamat sir, salamat sir. Sir Joseph yung mayari ng Padfol. This is it. Salamat Sir Joseph. Mabingi
Ito na. Malaki na yung kumbyerta yung sasakyan namin. So, hindi basta-basta mapapasok. Hindi yan basta-basta mapasok ng tubig kahit umapaw. Tapos may radio, may solar. Ito yung pad 4. Maraming mga beaches dito, ha? Mayroon pa doon. Mga resort. Tapos yung sulangan na ito. Pila nito yung loading point beach. Yung mga guys, yung sinasabi nila na malakas yung current. Pero sa real ito, mababaw. Yung current ay, yung dapat dito, yung dapat ito po. Kaya, yung sinasabi nila, yung gano, portion ng pagtatawid papunta sa buwan. Ano kaya ang mangyayari sa amin sa biyaheng ito? Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-share, mag-like at mag-comment sa video nito. Paki-follow na rin ng Facebook page or isubscribe mo ang YouTube channel ng Lifeprint TV. Maraming salamat.